Huwag mong kakatwiran na ikaw ay inatake. Kaya hindi ka makapagsalita. May dila ka, gamitin mo. Pakinggan natin ang ating aral ngayon. First three verses of chapter 12 of Genesis. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, para ramihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Ang sayo'y magpala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sabihin mo ang salitang Abram. Ulitin niyo. Now, ulitin niyo ang salitang Abram. Yan ang dating pangalan ni Abram bago siya tawagin. There are three kinds of calling. First call is the call to repentance. It is found in Ezekiel chapter 33 verse 11. Sabihin mong binisasabi ko na kung si Yahweh ang Diyos, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay, sabihin mo ngang magbagong buhay sila at pagpapalain ko silang lahat. Now, the first call is a call to repentance. General call on Saturday is a call to repentance. Pagbabagong buhay, panawagan ng Diyos para ang lahat ay magbagong buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Ayaw ng Diyos na mayroon taong mamamatay sa kanyang kasamaan o kasalanan, sa gitna ng kasamaan o sa gitna ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon yan. Natatandaan nyo? Now, after that, the next call is the call to leadership. Now, on Tuesday, all of you who responded to this call is being trained to leadership para mamuno, para ang mabuting balita na pagpapala, ang pangako ng Diyos, ang pagpalain ng lahat ng tao, ay maganap. At sa bawat tutugon sa panawagan ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos. Sa isang transition na aking natunghayan, ang sinabi doon, surely blessing I will bless thee. Anong ibig sabihin ng surely sa Tagalog? Ha? Jack. Sabi no, surely. Ulitin nyo. Now, sa lahat nakikinig, ito pa ang tandaan nyo. Ha? Hindi po dalihan, dahilan, gagamitin ng dahilan ang pagkakasakit. Sapagkat kaya ng ating Panginoong pagilingin ang may sakit. Nang nangangaral ang Panginoon Jesucristo sa ilog Jordan, lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan Bautista. Ang tanong nila, pinatatanong po ni Juan Bautista, ikaw na nga ba ang parerito? Ikaw ba ang Kristo na parerito? Ang sagot ng Panginoong Kristo,
sabihin mo sa kanya, ang bulag ay nakakakita na. Ang bingi ay nakaririnig na. Ang pipi ay nakapagsasalita na. Ang mga lumpo ay nakalalakad na. Kaya ang iyan po ang palatandaan ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magparito para pagalingin ang may sakit, makapagsalita ang mga utal, at ako'y naniniwalang hindi pa tayo tapos sa panawagan ng Diyos. Huwag natin nagagamiting dahilan ang ating panghina ng tuhod. Kaya may nagtatanong sa akin, Brother Mike, kailan ka magre-retire? Gusto niyo mag-retire ako? Sa kaharian ng Diyos, walang retirement. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang lahat na tumawag at tumugon sa panawagan ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. Now, ang tanong ko sa inyo, si Abraham ba'y hindi nagkasala? Ano ang pangunahing kasalanan ni Abraham? Pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Kaya huwag kayo magsabing, sinungaling ko, hindi ko pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Kaya ka nakaririnig ngayon ng mabuting balitang ito sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi lang tinawag, kundi pinili ka pa ng Diyos. Kaya huwag kang tatamad-tamad. Huwag mong kakatwiran na ikaw ay inatake. Kaya hindi ka makapagsalita. May dila ka, gamitin mo. Amen ba? Huwag nating sasabihin, bahala na ang Diyos. Hindi pwede yun. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Sinabi ba niyang matulog ka na? Sinabi ba niyang manatili ka sa wheelchair? Hindi. Pili mo yun. Pero ang pinili ng Diyos, mabuhay kang malusog habang ikaw ay nabubuhay.